Patuloy din po ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal sa Batangas. Sinabi ni FIVOC Science Research Specialist Eric Arconado na bahagyang bumaba ang ibinugang sulfur dioxide o asupre ng bulkan pero patuloy ang pagyanig at degassing activity. Yung tremor doon sa baba is sometimes nagre-relax siya and sometimes pataas yung ano niya yung trend niya. Ito din naman ang generator, yung degassing doon sa baba na nakakapag-create ng tremor. Ayon kay Batangas PDRMO Head Amor Calayan, pinag-aaralan na ang posibleng paglilikas sa ilang residenteng naninirahan malapit sa bulkan. Kinukuha po natin ang tala ng mga nagkasakit sa baga, ng mga nagre-reklamo at siguro naman po ay pag nakuha natin ang total na yan ay makikipag-usap na po tayo sa PHO at saka po sa PSWDO sa mga concerned ano at baka po magkameron tayo ng ano po ng paglikas. Sa bayan ng Laurel, sinabi ni Mayor Lyndon Bruce na ilang residente ang nakakaranas na ng ubo at pananakit ng lalamunan dahil sa volcanic smog. Namigay na niya ang lokal na pamahalaan ng face mask at inabisuhan ng mga residente ang maghanda sakaling kailanganing lumikas. Nakamonitor nga po tayo lagi sa pillbox kung ano pong instruction ibinabato, hindi sumusunod po tayo at para naman po matigyan po natin ang advisory ang ating mga kababayan na kung ano na huwag munang maglalabas ng bahay. Bahay. At pangalawa ay gumamit po talaga ng kailangan gumamit ng face mask. Namahagi na rin ang lokal na pamahalaan ng 10,000 N95 mask sa mga bayan po ng San Nicolas, Agoncillo at Talisay na apektado rin ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal.